Hello guys, welcome ulit sa ating channel, Kuya Lespu. Ngayon guys is 4 AM na, break time. At ito na naman po tayo, magsishare na naman po tayo ng konting kaalaman para sa ating lahat. At sana po is mayroon kayong madagdag na matutunan sa ating topic. And then salamat po sa suporta nyo po. Tayo po is meron ng 500 subscribers. And bagong lahat guys, paki-subscribe po ang ating channel, Kuya Lespu. At saka, paki-click na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga susunod pa nating video. Tara, pag-usapan na po natin is tungkol sa annulment at legal separation. Magandang topic to, lalo na sa mga couple or sa pati na rin sa mag-asawa, sa lahat-lahat po. Tara na po, pag-usapan na po natin. Guys, andito na po tayo. And bagong lahat, ulitin ko ulit, thank you sa mga subscribers. 500 subscribers na po tayo. Salamat po sa suporta. And then guys, pag-usapan na natin is tungkol sa annulment, legal separation. Annulment at saka legal separation. Pero bagong lahat guys, please subscribe our channel, Kuya Lespu. And then yung bell dyan, yung notification bell, paki-hit naman para naman po updated kayo sa mga gagawin pa natin at mga susunod po nating video. Yun po guys. Alam nyo ba guys, dito sa Pilipinas is may tinatawag na annulment. Ano ba ang annulment? Ang annulment guys is yung mag-asawa kayo pero pinuputol yung pagiging mag-asawa nyo at magiging legally single po kayo. Pero po, meron po mga basis yan kung may mga grounds yan kung paano masasabi natin na pwede kayong pasok kayo sa annulment. May mga grounds po yan. Hindi po basta-basta po tayo makakapag-apply ng annulment. Kasi po, yung annulment is ang grounds po niyan kadalasan tinatawag na merong kadalasang grounds yan na yung pinaka-common sa atin is yung mentally incapacity. And then pag-usapan natin yung mga grounds ng annulment na tinatawag. Yung pong annulment is meron po dito sa Pilipinas. Yun po. Ganun po yung annulment. Ang annulment guys is yung pinapawalang bisa ang inyong kasal. Sa makatwid, pag kayo po is nagpa-anal or nagpa-annulment, yung pagiging married ninyo is mawawalan na po ng visa. Kumbaga, yung pagiging kasal ninyo, pag nakapag-avail kayo ng annulment, magiging totally single na po kayo. Ganun po yun. Pero bago po yun, mangyari yun, may mga grounds. O meron po yung mga batayan bago ma-aprubahan yung annulment ninyo. Unang-una po na grounds doon is yung mga ang common kasi guys na grounds doon is yung madalas ginagamit is yung mentally incapacity or yung may problema sa kaisipan. Wala pong legal basis yon sa batas pero kailangan mo po doon ng psychiatrist, kailangan po doon ng eksperto sa pag-iisip para mapatunayan or para ma-avail niyo yung annulment. Yun yung kadalasan na grounds ng nag-a-apply ng annulment. Kundi siya yung may problema is yung partner niya ang may problema. Kaya yun ang ina-apply nila. Guys, yung annulment kasi is simula pa lang itong palatandaan doon. Simula pa lang sa una or bago kayo ikasal is nandiyan na yung problema. Nandiyan na yung problema. Hindi yung kasal na kayo, saka lang kayo nagkaka-problema.
ang grounds kasi nung annulment is hindi pa kayo kasal, andyan na yung problema nyo. Ngayon, dahil lang dyan na yung problema nyo, saka kinasal kayo, mag-aabil kayo ng annulment kasi simula nung umpisa pa lang is may problema na kayo. Halimbawa, kayo is minor. Ikinasal kayo ng minor. Minor de edad. So, pwedeng maging grounds yun para makapag-abil kayo ng annulment. Yun. Kasi yung problema nyo is andun na eh, bago kayo ikasal eh. Yun ang magiging grounds nyo para makapag-abil kayo ng annulment. Halimbawa lang po yun, yung minor. Or, di kaya yung pinakasalan nyo is dati ng kasal. Dati ng may asawa, kasal na. So, from the beginning is wala nang visa yung kasal ninyo. Kaya ngayon, pwede ka mag-abil ng annulment. Yun yung magiging grounds nyo. Maliwanag ba yung guys yung mga grounds ng annulment is yung nandroon pa lang siya bago, before pa kayo ikasal is nandroon na yung problema. Ngayon, yun yung magiging grounds nyo para ma-abil nyo yung annulment na tinatawag. Kasi once na na-approve kayo sa annulment, magiging totally single po kayo. Magkaiba po kasi yung, magkaiba guys yung annulment at yung divorce. Yung divorce kasi is pinuputol yung relasyon nyo, pero married pa rin pala, legally married pa rin po kayo, pero pinuputol na yung relasyon nyo. At wala nun dito sa Pilipinas. Walang divorce sa Pilipinas. Ipinagbabawal po ng ating batas yun, ang divorce. Pero, ang meron dito sa Pilipinas is yung annulment. Yun nga yung sinasabi ko, yung annulment is pagkaputol ng inyong relasyon is magiging totally single na po kayo. Pwede na po ulit kayong ikasal. Pero, medyo kailangan nyo pong i-apply yung mga grounds ng annulment. Pero guys, meron pang isa guys, yung tinatawag na legal separation. Ito naman guys is yung kasal kayo pero ayaw nyong mapawalang visa yung kasal ninyo. Gusto nyo is hiwalay lang kayo. Yun naman is legal separation. Yun, pag-usapan rin natin yung legal separation at yung pagkakaiba rin niya dito sa annulment. Yun guys. Eto guys, balik tayo. Dito na tayo sa may legal separation. Ang legal separation guys is pinapayagan ng korte yon. Ang annulment is paghihiwalayin kayo, magiging totally single ka na. Pero pagdating po sa legal separation is iba po ito. Ang legal separation guys, papayagan kayo ng korte na maghiwalay. Subalit, maghihiwalay kayo pero kasal pa din kayo. Pinaghihiwalay lang kayo ng tirahan ninyo or hindi lang kayo pagsasamahin. Pinapayagan rin po ng korte yan. Subalit, tatandaan guys, sa legal separation, hindi ka pwedeng ikasal ulit kasi buhay pa rin yung pagiging kasal ninyo or pagiging married ninyo. Ang sa legal separation lang is nangyayari is paghihiwalayin lang kayo ng korte, hahatiin lang yung kung yung ari-arian ninyo, yung mga properties ninyo is hahatiin yan para wala na kayong pakialamanan. Yung properties ninyo is i-divide yan o paghahatian nyo yan at maghihiwalay na kayo ng tirahan ninyo, hindi na kayo magsasama, wala na kayong pakialamanan. Pero married pa rin po kayo. Yun po yung pagkakaiba po ng annulment at ng legal separation. So, balit guys, tandaan guys, pag kayo is nag-ayos or nagkasundo muli at napag-usapan nyo yung mga bagay-bagay at kayo is napag-desisyonan nyo na magbalikan, pinapayagan po ng korte yan. Pag nagbalikan kayo, yung desisyon ng korte nung nauna is pwede niyang i-dissolve para mapawalang visa at
patuloy pa rin po kayong magsama. Yun po yung guys, yung pagkakaiba ng legal separation at ng annulment. Ang annulment kasi guys is magiging totally single na kayo. Pero ang legal separation is paghihiwalayin lang kayo at paghahatiin yung inyong properties. At pero kung magbagong isip ninyo is nagkasundo kayo na magbalikan, is papayagan po ng korte yan. At yung una niyang desisyon na legal separated kayo is i-dissolve niya, magpapawalang visa niya, at doon patuloy po kayong magsasama. Yun guys. Pero ako, naniniwala pa rin po ako na walang problemang hindi naayos. Kaya hindi advice yung annulment or divorce or legal separation. Dahil pag nagmamahalan po kayo is pag nasa sentro ng relasyon yung Panginoon, is maayos nyo po ang lahat. Para lang sa akin yun guys. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating vlog tungkol sa annulment at saka sa legal separation. And then guys, please subscribe our channel, Kuya Les po. And then, paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod po nating videos. And then, shout out sa aking misis, Winnie Lynn Santoral. I love you! Thank you po sa suporta. 500 subscribers na po. Salamat po. Bye-bye!